Hello! Welcome to my kitchen again. Ngayon po, magluluto po ako ng Bopis. Ayan. Yung Bopis po, napakuluan ko na. So, hiniwa-hiwa ko na siya. Ang kasama niya na sangkap ng Bopis ay yung baga, yung puso, bato, walang bato, lapay. At nilagyan ko siya ng atay. Ng baboy. Kasi sobrang dami ng atay. Wala akong mapagagamitan. Kaya sinamak. And then, ito yung sibuyas. Ang bawang. Kamatis. Lalagyan ko siya ng bell pepper. Dalawang siling labuyo. At lalagyan ko siya ng labanos. Ayan. Labanos. Para merong konting gulay. Hindi siya masyadong puro meat or laman loob ng baboy ang makakain. So, mag-start na po tayo. Ayan, may mantika na siya. So, atin na siya. Ayan, nilagay ko na ang sibuyas. Nilagay ko na ang kamatis. Lalagyan din natin ang Bopis ng 2 pieces na laurel. Sa iba, naglalagay sila ng achuete. But, ngayon, hindi ako maglalagay ng achuete. Kasi, kami lang naman mag-ina yung kakain ito. Hindi naman, kasi medyo naghahabol ako sa oras. Kaya ang aking preparation ay madalian. Ayan. Yan yung aking lalagyan ko, isasabay ko na yung laurel. And lalagyan ko rin siya ng black pepper. Ayan. Okay na yan, lahat na yan. Okay. So, ayan. Nilagay ko na yung Bopis. Ilagay ko na yung meat. Kailangan natin siyang isang kutsang mabuti para mawala yung lansa. So, need natin siya na pahabang sinasang kutsa, parang pinipress natin siyang gano'n. Kailangan niya isang kutsa para wala yung lansa niya. So, ito ay lalagyan natin ng suka. Ano? Nakita ko na lang sa inyo yung suka. Okay. Takpan muna natin siya. As you can see, hindi niyo pala. Hindi pala pwede pakita. Karga ko ang aking apo habang nagluluto. Panuunan natin siya. Ito na po. Nasunggot siya na natin siya mabuti. Kung nakikita nyo, halos matutuyo na siya. So, ganyan dapat ang pagsangkot siya para hindi siya malansa. So, lalagyan na natin yung peto. Lahat ko na siya. Kunti lang naman ito. Tapos, isusunod ko na sa kanya ang labuyo. Yung dalawang pirasong labuyo. Sasama ko na siya rito. Okay. Ayan.
Okay, ito na yung lagyan. So, susunod natin ay kasi kaya kailangan nakalagay na lahat yung mga unang ingredients para paglagay natin ng suka, hindi natin siya haluin. Ayan, muna natin tumiin yung suka sa kanya. So, ayan yung unang sandok ng suka. Lagyan pa ulit. Lagyan pa ulit. Puso. Ayan, parang 1.5. Yung ilagay natin sa kanya. So, ayan lang muna natin siya na tumiim yung suka. Ayan, ilagay ko na yung labanos sa kanya. Pwede tayong lalagyan natin to ng konting sabaw. Kasi kung maglalagay ka ng atsuwete, parang yun na yung pinakasabaw niya. So, since hindi naman ako maglalagay ng atsuwete, tubig lang yung ilalagay ko sa kanya. Hindi naman siya kailangan na masabaw kasi sarsa lang to eh. So, ito, magkakatas muna yung kanyang gulay. Kakatasin muna natin yung labanos bago natin ilagay ang tubig. Tulo na yun. Ayan. Yan ang pagkain ng aking apo. Itlog, tanggalian niya. So, ayan. Ipan natin to. At ilipat natin itong itlog para hindi siya ma-over. Okay. Tayo pa ulit tayo. So, ayan, gusto ko na rin share sa inyo. Gumawa ako ng pagkain ng aking apo. Parang lugaw siya. Ilulugaw ko siya na may kahalong kalabasa. Dahil one year old na siya. Ayan. Ayan ang kanyang pagkain. Siguro mamayang gabi. Kasi ngayon, ang kakainin niya ay egg. Ilagang itlog, pero puti lang yung aking ibibigay sa kanya. So, ito yung nalagay ko sa kanyang tubig. Parang 1 cup. O, halos 1 cup siya. Nalagay ko sa kanya. Ayan. Lanta na yung gulay, ano. Okay na yung ano niya, yung suka. Tama na yung suka. So, ito, lalagyan ko siya ng konting sugar. Sugar yan. Konti lang. Yan yung pinaka tanggal natin ang suya. So, ayun, haluin natin siya. Parang siyang kilawin lang ang tsura niya. Kilawin. Siyempre, may asin din siya. Nilagyan ko siya ng asin. So, yung suka niya ay tamang-tama lang. Then, lalagyan natin itong bell pepper. Lalagyan natin. Sarap din siya sa pulutan. Ayan. Madaling oras na lang yan. Patayin na natin. Okay. So, ayan na po. Luto na po siya. Okay, that's it. Ito ang aking bopis na walang kulay.
Salamat po sa panonood. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel. See you on my next video. Bye.